Cannibalismo sa manok ay hindi sakit. Nasa ugali nila ito. Nangyayari ito dahil meron silang sinusunod na natural na pecking order. Kung saan ang mga manok ay may kanya-kanyang lugar sa sosyedad ng kanilang kawan. May mga manok na dominante o siga at meron namang mahina ang loob. May mga pangyayari sa kawan na nagiging sanhi ng pagka-stress nila at ng pagiging agresibo ng mga manok sa pagtuka at nauuwi sa kanibalismo. Isa pang sanhi ay ang pagka-bored ng mga manok. Kapag wala silang magawa, nagkakaroon ng kanibalismo. Maaaring tukain ang balahibo at makakalbo o magdurugo ang balat ng manok. Minsan naman ay natutuka ang kloaka ng mga manok na nangingitlog. Ang kloaka ay ang puwet kung saan lumalabas ang itlog ng manok. Naaakit ang mga manok sa pagkapula ng kloaka. Tinutuka ito ng mga sigang manok hanggang sa lumabas ang bituka at tuluyan ng mamatay ang manok. Ito ang ilang paraan upang tumigil ang kanibalismo. Una, sapat na lugar. Isang indikasyon na kulang sa lugar at siksikan ang mga manok ay dumadami ang kaso ng kanibalismo. Siguraduhin may tamang distansya ang mga manok upang maiwasan ng mga mababang ranggo ang mga siga. Mabuti rin kung may lugar na pwedeng pagtaguan ang mga mahihinang manok laban sa mga siga. Pangalawa, sapat na pagkain at tubig. Bigyan ng sapat na pagkain at tubig ang mga manok upang hindi sila mag-agawan at masigurong nakakakain at nakakainom pati ang mga mahihinang manok. Para sa dagdag na ayuda, lagyan ng Zyphyll ang tubig na painom bilang panlaban sa stress. Siguraduhin na ang pagkain at tubig ay hindi naiinitan ng araw dahil hindi lalapit ang mga manok kung mainit. Pangatlo, tamang temperatura. Kung masyadong mainit ang panahon, sumasama ang pakiramdam ng mga manok at maaaring maging agresibo. Kailangang maganda ang bentilasyon at tumatagos ang hangin sa lugar ng mga manok. Maglagay ng exhaust fan sa magkabilang dulo ng kulungan nila para maganda ang daloy ng hangin. Pangapat, maglagay ng mga laruan. Para maiwasan ang pagka-bored ng mga manok, pwedeng magsabit ng dahon o tangkay ng kangkong o kamote. Pwede ring magsabit ng bola. Nagsisilbi itong pang-aliw ng mga manok dahil pwede nila itong kainin o kaya'y paglaruan. Panlima, ihiwalay ang sigang manok. Ang isang ginagawa ng mga nag-aalaga ay ang paghiwalay ng mga manok na tinamaan at mahihina. Magandang solusyon ito upang mapigilan ang asal ng agresibo dahil naaakit ang mga manok sa dugo. Alagaan ang mga manok na nasaktan hanggang sila'y gumaling kung kaya pa. Ang isa pang paraan ay alamin kung sino yung sigang manok at siya ang ihiwalay sa kawan. Panandali ang solusyon lang po ang paghiwalay ng mga sigang manok dahil pwedeng palitan naman ang mga sigang manok ng mga manok na sumusunod sa pecking order. Mahalagang
bigyan ng solusyon ang mga tunay na dahilan tulad ng mga inilarawan sa itaas. Sana po ay makatulong ang aming mga mungkahi sa mga kamanok na nakakaranas ng ganitong problema. Mag-comment po lamang kayo kung may maitutulong kami sa inyo. Marami pong salamat.